Alright, welcome back to RA Paints TV. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about dito sa ating color chart na galing kay Samurai Paint. So dito makikita natin yung mga kombinasyon ng kulay, kung ano yung gagamitin natin, primers, base colors, top coat, para ma-achieve natin yung desired color na gusto natin. Alright, so tara, simulan na natin. So bago natin simulan, kung interesado ka sa mga ganitong content, mahilig kang mag DIY gamit ang mga spray paint, especially Samurai Paint, hit mo na yung subscribe button and then yung bell para updated ka pa sa mga videos na i-upload ko dito sa ating YouTube channel. So simulan na natin. So itong color chart na nakikita nyo, ito yung lumang color chart ni Samurai Paint. So ito yan, ito yung laman yan. Diyan lahat ng kulay ng Samurai Paint. Merong standard color, metallic color, Honda colors, Yamaha colors, fluorescent colors, Kawasaki, Suzuki, 3D Paint Chameleon, and then 2K series, high temp colors, and then marami pang iba. Then meron din dito sa may bandang likod yung mga film. Yan. Ito naman yung bagong color chart ni Samurai. Ayan, Samurai. So, ito yung sticker ko, RA Paints. Dinikit ko lang yan. So, pagbukas mo nito, ang una mo makikita is yung 2K series. Meron dyan 2K01, 2K01A, track bed black, track bed silver, track bed white, 2K clear hologram, then so on, so forth. So, dito naman, standard color na yan sa baba. Susunod na page, meron dyan Honda. Honda colors. Susunod naman, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, two-coat system, metallic colors, fluorescent colors, chameleon, engine part, wheel alloy, and then, dito susunod, yan, two-coat system pa rin. Dito naman, 1K series top coat, activator, paint remover, ito yung mga primers natin, no? Gray, red, silver, ito yung pang wheel alloy, plastic primer, pati primer, and then may sa baba niyan merong high temp. So dalawa lang yung high temp, black and silver lang. Ayan, sa likod yung metallic, fluorescent, and 3D paint. So simulan natin dito sa 2K series. Dito sa 2K series, yung 2K01, ito yung may hardener epoxy top coat. So glossy and then matibay. Nga lang, one time use nga lang to, yung 2K01. So, once na na-activate mo na to, na-press mo na yung red cap, 4 to 5 hours dapat na-consume mo na to. Kasi pag nagtira ka dito na gagamitin mo for other projects, hindi mo na to mapapakinabangan kasi titigas na to, yung 2K01. Ito naman yung 2K01A, ito yung format mat output. So, ito 2K07. Ayan naman yung magaspang, no? Magaspang yan, track bed black, 2K07, track bed black, track bed silver, track bed white. Dito sa track bed white, kahit anong kulay na gusto mong, pwede mong ipatong dito. Pero ganun pa rin yung texture niya, magaspang pa rin siya. Halimbawa, gusto mong patungan niya ng dilaw, yan, rekta mo na dito patong. Sa track bed, tsaka maglalagay ng top coat, it's either gloss or matte ang gusto mong top coat. So, ganun lahat si 2K series. Lahat yan guys, one time use lang yan, lahat ng 2K series, one time use lang yan. So, hindi nyo na pwedeng i-stack yan kasi nga, may hardener yan. Once na naghalo na yung hardener at resin, 4 to 5 hours lang dapat nagamit nyo na yan. So, dito naman tayo sa standard colors, no? Sa standard color naman, kasama na dyan yung 1 to 8 clear, yung standard top coat, no? White, silver, lahat. Lahat to. Lahat na nandito, standard color yan. So, dito sa right, upper right, makikita nyo dito is use code 102 white as a base color. Sabi dito, lahat daw ng kulay na ito para ma-achieve natin is gagamit tayo ng white base color. Maliban na lang dun sa mga dark, no? Dito sa black. So, army green, flat black,
dun sa mga dark color, hindi mo na kailangan yung base color na white. Kasi dark color naman siya. Ginagamit lang itong white base color. Halimbawa, dito ka gagamit yan ng gray, gold, yellow, ito light scarlet, signal red, light gray, pink. Basta lahat ng nakikita nyong light color dyan, kailangan nyo gamitan ng white base color. Alinawin ko lang po, si white base color, hindi po yan primer, no? Iba pa yung primer. Yung primer natin is nandito. Ito. Primer gray. Ito. Meron ding red, silver. So, pagkatapos nyo ng primer gray, ito yung susunod nyo na ipapatong doon sa primer gray. Halimbawa, ang gagawin mong kulay is yung yellow. Hindi kasi magiging ganito ka parehas yung yellow niya kapag wala kang base color na white. Halimbawa, red. Pagkatapos mo ng primer gray, magbe-base ka muna ng white para ipatong si red. Kasi kapag hindi ka gumamit ng white, magiging maroon yan. Ganito ang kalalabasan nung red mo kapag ipinatong mo sa gray, primer gray. Rather. So, yun. Okay na tayo dyan, ha? Basta ang gagamitin yung base color kapag light color dito sa standard colors, white. Huwag nyong kakalimutan na mag-base color ng white kapag gagamit kayo nyan. Kasi, masasayang lang yung pintura nyo. Hindi nyo ma-achieve yung gusto nyong kulay. So, next. Dito may makikita tayo ditong mga nakalagay na Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Yung mga nakikita nyo niyan guys, reference lang yan para mas mapadali yung paghahanap natin ng pintura. Katulad nung matte gray, meron tayong Yamaha matte gray. Ito, Yamaha matte gray, di ba may Y. Yung Y stands for Yamaha. Then meron din tayo ditong Honda matte gray. Dito sa, ayan, yung letter H stand for Honda. Pero yan guys, kahit para sa Honda ito, para sa Yamaha ito, pwede mong gamitin yan kahit saan. Kumbaga, itong mga pangalan na to, reference lang yan. Halimbawa, itong for Yamaha matte gray, pwede kong gamitin sa Honda yan kung gugustuhin ko. Nga lang, kaya nilagay na yan dito para mas mapadali yung paghahanap natin. Kasi nga, di ba, may mga Yamaha na NMAX na ganito talaga yung kulay. Mio, Yamaha, ganito talaga yung kulay. Then yung bagong labas na Sniper, ganito yung kulay nun. Dito naman, para ma-achieve natin yung mga gantong matte gray, ang nakalagay dito, may nakalagay dito sa taas niya eh, nakalagay dito is use code 102 white or silver base color. Pero, applicable lang yan guys sa mga light color katulad ng sinabi ko kanina. Etong matte gray, pag gagamitin mo yan, after mo mag-primer ng gray, ipapatong mo na kaagad tong matte gray. And then, ang gagamitin po nating top coat, lagi po nating tatandaan, kapag matte output ang gagawin natin, is etong flat clear. Eto. Yan, 128A flat clear. Or, 2K series naman, eto yung 2K01A. 2K01A, no? Yan po yung mga gagamitin natin kapag matte output yung gagawin natin. Kapag glossy naman, pwede rin natin gawing glossy yan. Ang gagawin naman natin is yung K1K clear top coat or etong 128 clear standard top coat or yung 2K01 clear top coat. Kung glossy lang yung gagawin natin. Kung gusto naman natin ng glossy then medyo metallic, ito naman yung gagamitin natin, yung K1KT. Ayan, K1KT Twinking Clear. Oh, glossy na, metallic pa. So, ito yon, K1KT Twinking Clear. So, ayun guys, dito naman tayo sa ano, sa candy colors, no? Yung candy colors. Sa candy colors, guys, meron tayong candy red, candy green, candy yellow. So, dito hindi natin makikita yung talagang kulay niya. Dito sa isang color chart, makikita natin. So, dito, papakita ko sa inyo yung candy tone, no? So, ito guys. Ito.
Ayan, nakikita nyo yung candy yellow. Parang gold, no? So, ito, candy yellow. Pag gagamit ka ng candy yellow, ang gagamitin mong base color dyan, it's either silver, yung standard na silver, or yung sparkling silver. Para ma-achieve mo tong ganitong candy tone. Ganon din sa candy red, guys. Candy red, ito yung candy red, yung brilliant red. Ang code nyo is Y138 brilliant red. Ayan yung candy red. Ito naman yung candy blue, yung Y139 marine blue. So ayan, candy red yung ito, candy red, candy blue, and then candy yellow. Kapag yung mga ganyang kulay ang i-achieve natin, kailangan natin base color dyan, silver. Kasi guys, kapag halimbawa, ang ginamit mong base color dyan is white. So, pagkatapos mo ng primer gray, nag-base color ka ngayon ng white, tapos ipinatong mo sa white, etong candy yellow. Ang magiging kulay nito, kapag ipinatong mo sa white, yellow lang, hindi magiging candy tone. Ganon din to. Red lang yan. Ganon din to, magiging blue lang yan. Hindi magiging candy tone. Kasi nga, ang base color dapat na gagamitin mo dyan, silver. So, ayun, ganun din sa candy violet. Ito, yung candy violet. Yan. Kailangan mo rin dyan ng silver base. Candy pink. Ayan, meron din candy pink. Basta mga candy tone, candy orange, lalagyan mo lagi ng silver base. Dito naman tayo sa fluorescent. Ito kasi guys, fluorescent yellow. Madalas na ginagamit to. Fluorescent pink, fluorescent green. Ito, bihira lang sila gamitin yung fluorescent red, fluorescent orange. May fluorescent white pa. So ito, yung mga fluorescent colors guys, ang ginagamit na base color dyan, white. Base color lang yung white ha. Lagi yung tatandaan, base color lang si white, hindi siya primer. Halimbawa, nag-strip to metal ka, then back to zero na yung kulay mo. Halimbawa, mags. Strip to metal mo, bakal na. Hindi mo pwedeng gamitin agad si white. Tapos ipapatong muna yung kulay mo. Dapat magpa-primer ka muna ng it's either gray, silver, basta may primer. Primer muna bago yung white na base color, bago mo to ipapatong. Yung mga fluorescent color. And then yung last, yung top coat. Huwag nyong kakalimutan yun. Guys, yung output natin guys, nakadepende yan sa top coat, no? Kung ang gusto mong output is matte, ang gagamitin mong laging top coat is yung 128A flat clear or etong ano, etong ayan, yung 2K018 top coat flat clear pag gusto mo ng matte. Eto guys, lahat ng kulay na nakikita nyo dito sa color chart na yan, lahat yan, lahat yan guys, pwedeng maging matte pag pinatungan mo yan ng flat clear. Kahit gloss pa yan, kahit gloss pa yung kulay ng lahat na yan pag in-apply mo, pag pinatungan mo yan ng flat clear, magiging matte yan. Ganon din yung mga matte color, kapag pinatungan mo yan ng glossy clear, magiging gloss din yan. So ganun oh. Dito naman sa chameleon natin, yung 3D paint, yung ayan, nag-iba-iba yung kulay niya kapag ibang angulo, may angulong brown, green, red, orange, yellow. Ang base color naman niyan guys, nakalagay dito sa color chart. Ayan oh. Use code 29109A flat black as a base color. So flat black yung ginagamit na base color dito, no? Para ma-achieve natin yung chameleon 3D paint. Ayan. So ayan. Ano pa ba? Basta lahat yan guys na nakikita nyo dito sa ano, sa color chart, nakadepende yan sa top coat natin. Kung matte ang top coat natin, magiging matte yun. Kung gloss, magiging gloss yun. Ganun lang guys. So ayan, sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayong araw. Hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga videos nang i-upload ko. Pwede ka rin magtanong dito sa YouTube channel ko kapag ka magpipintura ka para masagot natin. And then pwede rin kayo umorder sa aking Shopee. Ilalagay ko yung link dito sa baba ng ating video. So ayun lang, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Mabuhay kayong lahat.